Hi, kamot. So, 5 PM na ng hapon. Kakauwi ko lang, maga kami natapos sa aming insert ngayon. Kaya, magap tayo. Pero kapag regular class, mga 7 to 7.30 yung uwi ko. So, ngayon is 5 PM. Ayun, sana kita nyo. Ang ginagawa ko pagkauwi ko sa bahay is, nagpapakain ako ng aking mga 4 babies. So, meron akong 5 aso, to be exact. 2 aspin, 2 husky, tapos isang kitsu, ayun. Tapos meron po itong isang bata. Kahiga. Ayun, nakahiga. So kami ay magpapakain sa labas. Tuwing 5 PM kami magpapakain. Tapos, after na kumain, tinitrain namin yung aso namin na umihi sa labas. At the same time, ay, sa sandro ay lalabas. So, itong, princess. Akin. Princess, ikaw naman siya na rasko. Balihan mo. Ganito kami magpakain kaya kami. Ganito kami magpakain sa bahay. Sobrang lagi maligalig ang mga tao. Kasi yung mga aso sobrang lilikot. So, kuha ko lang ako ng chinelas. Lalabas ako. So, by the way, itong ang aking brand ng pagkain ng aso is Top Breed. Kasi ito yung mura. 93 pesos. Dito sa Lucena. Hawakan mo lang. Ma-princess chinelas ko! Princess! Ah, doon ang usang sahig. Kulay green. Yeah, so inutusan ko sa princess kumuha ng chinelas. Alam yun, yung batang yun, napakahirap utusan. Chinelas, ang dadalhin sa'yo, sapatos. Awa ka mo lang. Kahit anong chinelas dyan. O, nakinama mo kasi. So yun, hindi lang ako makalabas kasi wala akong chinelas. Hawakan mo sa sandaro, kulit ako muna. Bilis. Princess, kumilos ka naman. Ayan, ganoon kami dito kung magpakain, sobrang likod namin. Ito kasi si Chitsu, sobrang likod na niya. So, kailangan naman maraming tao. Ayan. So, lalabas na ako ng gate at papakainin ko siya. So, papakainin ko sa inyo kung paano kumain ang aking 5 years old, charot lang, 5-month-old, ganoon. So, ayan, ganyan siya kalikod, tumain. Alin mo, ito yung aso ko! Ah. Dito sa pantay, ayan. Ang dami na rito. Matumbay ito. Meron mo ka. A few moments later. Ayun, nawala yung camera kasi nagwala yung aso. Ayun na. Sobrang bilis na kumain kasi ako nakakabili ng lagayan. Ayan, so ngayon tubig naman. Tubig naman na with vitamins. So, water please. I need an assistant. Ineng. Ayan po siya, si Clay. Ang pangalan niya is Clay, 5-month-old, husky. Papi, husky na siya. Water, ineng! Ineng! Ano? Ang galing niya si ineng. Ano? Ano si ineng? Oo, ko tubig. Ito. Ayan, si mother nga pala ang taga-pangalaga ng asong malikot na ito. Ayan. Sobrang tao nila sa tubig, kamats. So mother, kamusta siya bilang asang alaga yung aso? Ba't ka ba kinukuha yan? Ano pa, pakain mo? Tubig yun, yung mga tubig natin. Yeah, ito katulong namin yan, guys. Shirt kaya tayan. Ano? Ay, mother, kamusta naman ito alagaan, mother? Ay, nakakahingan. Bakit? Ito at nakahihikain. Ayaan mo na. Malikot. Apo mo yan, anak mo yan sa akin. Uy, walang vitamins pati. Yan. Ito, katulong naman siya galing Mindanao. So, sobrang, maanap sa tubig. So, matakap sa tubig. So, after nyan, iuli na namin siya para mapupo. Ayan. So, yung vitamins ina, nandito lang sa may paso. Ayan, so ganyan siya kapag gano'n. Ah, sige, tama na pala. No. 1 is enough. 2 is too much. 3 is dangerous. Close the gate. Mababasag pa yung ano. Guys, okay, so mababasag pa ito kanina. Yung paninda namin na chest tape. Diyos ko. Napakalikot ah. Grabe. Tara na. So we're going to poo na here.
Ay, ikaw mag-alaw, hahaw ko mag-video. Awi lang ko pala. So guys, ngayon is it's time to put the dog here sa mga galit namin, mga kapitbahay namin. Ayun, si Bibi ko. Ayan. So ito ang kanyang CR. Pero syempre, dinadakot namin siya after niya mag-po. Di ba, Mother? Dinadakot namin siya. Hindi namin iniiwan dito. Ayun. So Mother nakahawak para mga down video. Ayan. After niyang kumain, automatic ihi siya. Tapos, magpupupo siya. So mahalaga na ano, ganito yung train nyo para sanay siya. Hindi siya, maiwasan niya yung pagpu, pag-ihi sa kanyang cage. Kaya lang sobrang likot pa niya, yun ang kailangan kong ituro sa kanya, yung maging behave siya. Ayan, so Mother, supporting Lola. Hello. So ano po ang yung ginagawa ngayon? Ayan, nagkapatay na, takipo na siya. Clay! Hi, Clay! Hi! So, ito si Clay. Napakalikot niya. Sobrang nakakapagod siya alagaan. Pero, nakakapagtanggal din siya ng stress. Ayan, so Clay. Clay, hi. Say hi. Ayan, si Clay. So, grabe. Napakalikot na nito. 5 months pa lang ito. Parang lumaki na siya. Sobrang challenging ang pagiging isang ina. Hi, Kaumot! So, time is 5:26 ng hapon. So, kakatapos lang natin magpauli. Maglakad-lakad dito sa aming subdivision. Mayawan. Magpakain na ang aso. Magpapupo, mapaili. Ayun, nakakulong na si Clay. Ayun siya. I hope you see it there. Ayun, doon ko lang siya nilalagay sa ilalim ng lababo. Wala pa kasi akong pang-tubos doon sa cage. So hopefully, huwagin muna siya lumaki agad kasi yun ang problema ko next. Saan ko siya ilalagay? Hindi ko pa kasi siya ma-train para makontrol ang kanyang behavior. Sobrang anong po niya pa, likot niya pa. So yun lang naman ang ginagawa kong routine para alagay yung aking mga husky. So ngayon, tara sa loob dahil ipapakita ko sa kanila sa inyo, Kamats, yung mga nabili kong bagong gamit ng aking 4 baby. So talagang budget lang yon, talagang hindi siya expensive, hindi siya ganun kamahal. Talagang pinili ko lang na makabili kasi it's essential at talagang badly needed. Yun lang. So wait lang guys, wait lang. Don't go away, ha? 2 hours later. Hi, Kaawats. Good evening. So, kanina ipinakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ang ginagawa yung pagpapakain, pagpapapupo, pagpaihi sa aking aso. So, ngayon naman, tapos na tayo magpo-fresh, magpahinga, matapos ang isang mahabang araw ng seminar, demo teaching and everything, ay napag-desisyon ako na matulog na maagap kasi gusto ko ibigay yung as a reward sa aking sarili. Pero bagong lahat, nais ko munang ipasilip sa inyo kung ano-ano pa yung mga bagay na binibili ko dun sa aking mga aso. So, ito yung nandito siya sa table ko. So, ito, meron ako isang damit for only 50 pesos. Ito, Kaamats, no? Ayan. So, ito yung damit ni Sandro. Pero, yung mga aso wala pa kasi kay Sandro ko lang siya ibinigay, not because she is my first 4 baby na may lahi, pero kasi gusto ko siya dihisan sa ano, sa bagong taon, nung bagong taon kasi yon. Tapos guys, ito yung dog food ng aking mga 4 babies. Yung dalawa kong aspin, sila ay pinapakain ko ng isang beses ng dog food, tapos the rest na yung mga tira namin pagkain. And then si Sadro naman, minsan nagugulay siya, minsan nagkakanin siya, tapos dog food din. And then yung bago kong husky, yung kanina nakita nyo sa vlog, ayan, so ito na yung pinapakain ko. Mas mura kasi ito, at dog food naman, so lumantihan din nila, wala sila umarte, mahal ngayon ng sibuyas. No? So ito ay shinare sa akin ng aking best friend ng college na si Rekka King Sapura. Sabi niya, ang kanyang pinapakain sa kanyang aso ay top breed. So nag-change ako dito sa top breed kasi dati ako is pedigree, around 145 yung per kilo, tapos ilang araw lang. Ito 2 kilos to for only 93 or 98 pesos, something like that. I don't know the exact price. And then, tumatagal to ng 1 week sa limang aso ko. Tapos ngayon, wait, haro tayo na patungan. So, tapos ngayon,
ay ipapakita ko rin sa inyo yung ayan, tapos ngayon guys, ipapakita ko rin sa inyo yung binili kong bagong sorry. Ano? Kasi kanina maaga ang labas namin. Maaga kami natapos sa seminar. So, ipapakita ko rin po sa inyo mga kaamat. Ito, napunta kasi ako sa Mr. DIY. And then, bumili ako doon ng, ayan, nabili ako dito ng supply ni Sandro for only 63 pesos. Kasi, nagpag-room ako sa V-Vet, ayan, sa V-Vet Clinic, dito sa Gulang-Gulang, Lasana City. And then, gusto ko, ang sabi din ng groom sa kanya, para daw mas maganda yung tubo niya, lagi daw suklayan everyday. So, yun, 63 pesos. Kasi naisip ko, kasi kung sa Shopee pa, ganun din, 20 pesos nga, may shipping, may 50, all 73. At least dito, kita ko na. And then, nabili din ako na, ito, tali. Ang bibili ko sana yung mas, yung matibay na. Kaya lang naisip ko, is, ang nasira kasi dun sa aso ko is ito, yung sa katawan. So, pwede naman mag-shit. Ito na lang yung ilagay sa katawan. Tapos, ito itatali ko. Tapos, may isa pa akong tali. And then, meron mag-shit isang necklace dito. Yun yung kay Sandro. So, ito, 63 pesos lang to. Mura lang ako. Tipid akong tao. Yeah, sorry lang ako hindi tipid. Charot. So, ito yung bago kong binili sa kanilang gamit. Sa aking mga anak. Kasi gusto ko sila mapangalagaan, mahusi. Kasi karapatan ng mga anak ko na mabigyan ng magandang buhay bilang kanilang mga magulang. So, I hope na bilang isang for mommy ay nakatulong ako kung paano nyo ipapamper, pangangalagaan ang inyong mga four babies. Dahil yung mga yan, kahit na sila yung mga hayop, ay kailangan natin silang arugain, mahalin ng parang sarili atin. So hanggang dito na lamang. Thank you for watching. At kung nakapanood ka at inabot mo ang last page ng vlog na ito, thank you so much. God bless you. May plus one ka sa langit. So hanggang dito na lamang po. See you in my next vlog. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe mga kawats.